Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin na sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw ng digmaan. Ang mga Israelita at ang mga Pilisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Pilisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo,
Nagtanungan ang matatanda ng Israel, "Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Ang mabuti kunin natin sa Silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway." At kinuha nga nila sa Silo ang kaba ng tipan. At sumama naman ang dalawang anak ni Eli, sina Ophni at Phinehas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreyo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Iniisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, "Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreyo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo." Muling naglaban ang mga Pilisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israelita. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Pilisteo at pinatay sina Ophni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo namin binayaat, hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan. Sa nangyari, umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, Hallelujah.
Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketungin na lumapit kay Jesus na niklukod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nakabag si Jesus at hindi po siya sabay ang wika, ang ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sakalip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pa't hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao bukat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bakit ang taong may sakit na ketong gumaling sapagkat siya ay lumapit sa Panginoon at humingi siya ng healing? Sapagkat lumapit siya sa Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. Kung hindi siya lumapit at humingi ng healing, hindi siya napagaling ng Panginoon. Ang payo ng ating Panginoon mula sa ating Ebanghelyo. Kung tayo ay may sakit, anuman ang sakit na ito, lumapit lamang tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tulong. Ipagkakaloob ka agad sa atin ng Panginoon ang ating kahilingan. Laging lumapit sa ating Panginoon. Naniniwala sa habag ng Panginoon
Lumapit tayo ng may pananalig sa ating Ama na nasa langit. Ang ating tugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin, natanggapin ang mga napapabayaan, manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin na ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon na paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming ubispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay tapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin, inalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na kami ay pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mo na ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno.